Tuluyan ang ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Senado laban sa paggamit ng executive privilege ni dating NEDA Director General Romulo Neri sa ZDE deal hearing. Pero paglilino ng Korte, hindi ibig sabihin pwede nang magtago sa lahat ng oras ang mga opisyal ng gobyerno sa pribilehiyong ito. Saksi si Carlo Lorenzo. Tuluyan na nga yatang mananatiling misteryo sa publiko kung ano ang naging laman ng pag-uusap ni na dating NEDA Director General Romulo Neri at Pangulong Arroyo tungkol sa NBN-ZTE deal. Sa 9-6 vote kasi ng mga mahistrado, tuluyan ang binasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Senado na naglayong baliktarin ang March 25 decision ng Supreme Court. Nanaig kasi sa pinal na desisyon ang argumento ni Neri sa paggamit ng executive privilege kaugnay sa tatlong katanungan. Una, nag-follow pa si Pangulong Arroyo kay Neri kaugnay sa NBN-ZTE deal. Ikalawa, pinapamadali ba ng Pangulo kay Neri ang proyekto? At ikatlo, kung sinabihan pa siya nitong ituloy ang proyekto kahit pa naisumbong na ni Neri sa Pangulo ang umano'y alok na suhol. Sa 48-page decision ng Supreme Court na isinulat ni Associate Justice Teresita De Castro, kinilala ng kataas-taasang hukuman ang executive privilege. Bigo rin daw kasi ang Senado na maipakita ang kahalagahan ng tatlong tanong para ma-overrule ang executive privilege at maobliga si Neri na isiwalat ang naging usapan nila ng Pangulo. Bigo rin daw ang Senado na mapatunayang kritikal sa paglikha ng batas ang mga impormasyong makukuha sa pagsagot sa tatlo nilang tanong. Hindi na ipakita yung kahalagahan nun, no? At kung kaya't yung presumption on presidential communications privilege will stay. Kinakitaan din daw ng grave abuse of discretion ng Senado nang maglabas sila ng contempt order laban kay Neri dahil lumalabas na hindi raw naipakita ng Senado kung bumoto ang mayorya ng committee para rito. Hindi rin daw maituturing na unwilling witness si Neri. Ang hindi raw kasi nito pagdalo sa hearing noong November ay bunsod ng pagbabawal sa kanya ng palaso gamit ng executive privilege. Kasama ni De Castro sa majority decision ang walong iba pang mahistrado na nanatili rin kontra ang posisyon ng anim na mahistrado kabilang sa kanila si Chief Justice Renato Puno na sinabi sa kanyang dissenting opinion na hindi hadlang ang hindi pagkakapublish ng Senate Rules of Procedure Governing Inquiries sa ZTE investigation ng Senado dahil na-publish na raw ito noon pa. Ikinatuwa naman ng palaso at ngayon SSS President Romulo Neri na kinatigan ng korte ang paggamit nila ng executive privilege. I've always placed my trust in the collective wisdom of the Supreme Court and their decision upholds the rule of law and respect for human rights. Dismayado naman ang mga senador sa desisyon ng korte. Ito na ba yung aking pinapangambahan na linya ng voting ng Supreme Court? Nakita natin na parang ito ang linyang utang na loob at yan ang makikita natin sa mga darating na panahon. The prevailing legal thinking, no, of the majority of the members of the court is to favor the doctrine of executive privilege over transparency and accountability. Pero paglilinaw ni Marquez, hindi dapat ipakahulugang lusot na ang lahat ng opisyal sa paggamit ng executive privilege. As long as they can show that talagang, halimbawa, no, merong maipakita nila na may merong tinatagong krimen, no? Kaya ayaw ilabas yan, then the executive privilege will be, the presumption, no, will be overcome. No? Ako si Carlo Lorenzo, inyong saksi! Samantala, matapos patakpihin ang mga panawagang sumunod na rin sila sa rollback ng mga small oil player, magbabawas presyo na rin ang Shell, Chevron at Petron ngayong weekend. Pero habang hindi pa ito nangyayari, tiba-tiba ang kita ng maliliit na kumpanya ng langis. Saksi si Susan Enriquez. Pananahimik ng Big Three Oil Company sa rollback na ipinatupad ng mga independent oil player kahapon. Aminado ang ilang gasolinahan na naapektuhan ang kanilang benta. Maalis sila. Sabi niya, doon na lang kami sa ibang magkakarga kasi mababa daw. Kung bakit po ma'am, di pa ba daw po kayo nagro-rollback? Pinapatawag na ng Malacanang ang mga kinatawa ng Shell, Petron at Chevron kaugnay sa hindi pa nila pagro-rollback. Lalo't nasa $104 na lamang ang kada barilis ng krudo sa world market, malayo sa presyo ng Hunyo. Pero bago pa ito mangyari, binasag na ng Big Three ang kanilang katahimikan. Paliwanag ng Shell, may dahilan kung bakit hindi sila sumabay sa rollback ng mga independent oil player. There is a process that we follow. You don't just do it on a daily basis. We do it on a weekly basis. Kaya naman simula hating gabi ng Sabado, ipatutupad na ng Shell, Petron at Chevron ang pisong rollback kada litro ng gasolina, diesel, kerosene. Ibig sabihin, bababa na rin sa 54 pesos ang kada litro ng gasolina, 53 ang diesel habang halos 56 pesos naman ang kerosene. Tulad ng mga nauna ng independent oil players, ito ang magiging ika-anim na rollback ng Big Three mula Agosto kung saan 6.50 na ang ibababa ng bawat litro ng gasolina habang 4.50 naman sa diesel.
Pero habang hinihintay pa ng mga suki ng Big 3 ang rollback sa Sabado, tila tiba-tiba naman ang kita ng mga small oil pair gaya ng Flying V at Sea Oil. Opo, lumakas po. Bali, naka-times 2 po kami. Hataw. Saka kasi nag-rollback kami nung Merkulis. Ang mga motoristang naghihigpit ng sinturon, nagiging practical na rin at hinahabol kung saan mas makakamura. Medyo nakakatipid ng konti. Hindi pa nag-rollback yung malalaking gasolinahan. Ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi. At sa ibang balita, biglang bawi naman ang mga otoridad sa naunang teorya na politika ang nasa likod ng pamamaril ng sasakyan ni Batanes Governor Telesforo Castillejos. Posible raw na simpleng away trapiko lang ito, lalo pat lumilitaw daw na ang driver ang tinarget ng pamamaril. Saksi si Chino Gaston. Kung kahapon away politika at planado at gawa ng profesional ang ilan sa mga pinakamatunog na teoryang inilutang ng PNP sa pamamaril ng sasakyan ni Batanes Governor Telesforo Castillejos, ngayon mas bukas na ang mga otoridad sa ibang senaryo. Pwede kasing nakaplano or coincidental kasi hindi pa natin natitrace talaga. We still need to talk to the driver but unfortunately as of this time, hindi pa siya makapagbigay ng tamang dinay. Susi raw ang testimonya ni Albert Patimo, ang driver ni Castillejos na pinakadapuruhan sa pamamaril. Batay kasi sa paunang pagsusuri ng CIDG, lumilitaw na nakatarget ang lahat ng tama ng bala sa driver seat ng Pajero ng gobernador. Hinihintay pa ang resulta ng forensic examination sa mga slag ng bala na nakita sa loob ng sasakyan. Pero taliwas din sa hinala ng NCRPO kahapon, ayon sa CIDG, hindi professional ang pagkakatrabaho sa pamamaril. Professional yan. Nahinto na yung vehicle. Okay? Na-immobilize mo yung vehicle. The next thing that you should do is to finish the job. Yeah. Pwede mo nang lapitan yun. Malabo rin daw na politika ang motibo sa insidente. Pero nakasentro pa rin ngayon ang investigasyon sa kung sino ang mga nakakaalam sa schedule ni Castillejos sa araw na yon. Nakausap na kahapon ng GMA News sina dating Batanes Governor Vicente Gato at Congressman Carlos Oliver Diasnes na kapwa pinangalanan ng mga otoridad na mga kalaban daw sa politika ni Castillejos. Kapwa nilang itinangging may kinalaman sila sa pamamaril. Hinala pa nga ni Gato, isang kaso ng road rage ang pangyayari. Pero si Governor Castillejos, malakas pa rin ang kutob. Alam ko, wala akong kaaway. I had the feelings that this politically may intention to really ease me out. Ang anak naman niyang kasama sa Pajero nang paulanan nito ng bala, hindi kumbinsido sa anggulong road rage. At that time, 3:25 a.m. ng madaling araw, walang ka-traffic. Sa 100%, I believe, planado yung event din sa nangyari. Dahil kung saan po kami hinit or binaril, it's dark eh. I think silencer talaga yung ginamit. Chino Gaston ang inyong saksi. Dahil sa mga pagsalakay ng FILF, daging mabenta mga armas sa North Cotabato, may mga residente ngang ipinagpalit na ang kanilang mga bakat kalabaw para lamang sa mga baril. May saksi exclusive si Emil Sumangil. Hindi naman sila pailsa. Pagkos handa na silang lumaban ng sabayan sakaling sila'y muling lusubin at guluhin. Sa isang liblib na barangay sa North Cotabato, aming nakilala ang grupo ng mga sibilyang ito. Sa pakiusap na huwag ipakita ang kanilang mga mukha sa kamera, pinahintulutan nila kaming kunin ng video ang kanilang mga armas. Sari-sari ang kwento pero iisa raw ang dahilan kung bakit kinailangan nilang ipagpalit ang kanilang mga alagang kalabaw at baka para sa mga baril. Isa sa isto, hindi niya tunay na pangalan sa mga nawalan ng tahanan. Matapos na ito'y sunugin daw ng grupo ng isang MILF Commander Talio. Buti pa yung isa na lang ang mawala sa aming pamilya kaysa lahat kami na pamilya ang mawala. Kaya ang ipaglaban namin naman itong barangay namin balik. Armado siya ng hindi lisensyadong converted Garand rifle. Isang klase ng baril noong dekada 70 na matapos baguhin ng barrel at firing pin ay isa na ngayong M14. Ating ito yung armas ng mga kwanon, hapon. Mm-hmm. Pero kinumbert lang to sa kinumbert na sa importing. Sa kabilang sitio, M73 naman ang tawag nila sa mga armas na ito. Isang uri ng improvised grenade launcher na kayang tapatan ng lakas ng M203. Di man daw makabago ang mekanismo, kaya rin itong tapatan kahit isang pulutong na kalaban. Ito siya lang lock niya, ganon. Tapos i-open ito, lagyan ng bala, tapos i-balik, tapos i-lock ito. Babalik na naman itong guma dahil sira itong lock niya. Ipa-open itong hammer, tapos pwede nang kalabitin. Ano po ang tawag sa gamit niyan, sir? Itong M79, homemade.
25 noon ang presyo ng mga armas na ito, pero ngayon dahil in demand daw, nagkakaubusan na. May ilan yung dealer na nagsasara na ng tindahan dahil pati materyales, nagkakaubusan na rin. Sa ngayon, mahirap ang bala niya. Wala nang bala ito, sir. Mabilis siya ngayon. Ayaw raw nila ng ganitong klase ng buhay, pero ito lang daw ang kanilang paraan para madepensahan ng kanilang ari-arian at mahal sa buhay. Mula dito sa Cotabato City, Emil Suwangi lang inyong saksi.